Pasado na sa Miyerkules, August 9, ang pagdinig ng Senado kaugnay sa malubhang problema ng pagbaha sa Bulacan. Sa ngayon, 8 bayan pa rin doon ang apektado ng baha. Live mula sa Paumbong, Bulacan, nagpapatrol si Andrea Taguises. Andrea, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Alvin, kabilang nga ang Paumbong dun sa 8 bayan na apektado pa rin ang baha dito sa Bulacan. Meron pa rin mga kabahayan na nakalubog at mga negosyo tulad ng paggawaan ng hollow block sa likuran ko na hindi pa rin makapag-operate. Tingin ng mga residente ay nakalala sa sitwasyon, yung pagpapahawala ng tubig sa mga dam, pati na rin yung ginagawang airport dito sa Bulacan. Kaya naman yung mga isyong yan ay kasama dun sa mga tatalakayin ng senador, ng mga senador sa hearing nila sa August 9. Para hindi maapektuhan ng baha, pinapasa ni Veronica sa kanyang likod ang 6 na taong gulang na anak kapag lumalabas sila ng bahay. Kapag tumagal hanggang pasukan ng baha, ganito na rin daw niya ihahatid sa eskwelahan ng anak. Naniniwala si Veronica at ibang residente ng Barangay San Isidro 1 sa Paumbong, Bulacan na maaaring nakalala sa pagbaha ang ginagawang paliparan ng San Miguel Corporation malapit sa kanilang lugar. Nakatatlong tambak na po yung bahay ko. Kasi po, binabaha nga po. Wala po na ngayon dito niyan, yung mga halaman pong pumipigil para po yung baha bakawan. Nawala po kasi. Pero dinipensahan ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang proyekto at sinabing nakatutulong pa nga ang kumpanya sa pamamagitan ng pag-dredge sa mga ilog na kadalasan ay umaapaw kapag malakas ang ulan. Nakita ko konti-konti pa lang, hindi naman ganun karami na bilis at pagkakadredge. Ang hindi ko lang, ay dapat ibilisan. Pero wala akong nakita na magiging sanisila ng baha. Kabilang ang dredging operations at iba pang flood control programs na ipinatutupad sa Bulacan, sa mga nais busisiin ni Senator Joel Villanueva sa ikinasang hearing ng Senate Public Works and Highways Committee sa Agosto 9. Kasama sa mga ipatatawag sa hearing ang Department of Public Works and Highways na may budget na 183 billion pesos para sa flood control projects. Yung 183 billion na flood control program DPWH, and now it has increased to 215.6 billion pesos, that 17.8% increase, sa nakikita kong nakaraang mga panahon, walang pakinabang at sayang na sayang yung salapi natin. Pinaliwanag naman ni DPWH Secretary Manuel Bunoan sa isang panayam sa teleradyo serbisyo kung bakit mabagal ang pag-dredge sa mga ilog. Pinagbawal nga po ng dredging at silting operations. Nire-review po namin ngayon yan, yung executor for commercial purposes lang po yan. Hindi naman for flood control kasi. Dagdag niya, nakikipag-ugnayan na sila sa lokal na pamahalaan ng Bulacan para ma-revive ang nooy na ublot na floodway system. Anumang solusyon ang lumabas sa investigasyon ng Senado, hiling ng mga residente ng Bulacan ay maipatupad na ito kaagad para matapos na ang kanilang paghihirap. Andrea Taguises, ABS-CBN News. Alvin, paalala naman ng mga eksperto na kung hindi naman talaga kinakailangan lumusong sa baha, ay huwag na itong gawin para din makaiwas sa mga sakit tulad ng leptospirosis. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.